Hi guys, today i-review ko sa inyo itong Tom Ford na de Soleil Blanc. Ito siya. Meron siyang, this is Eau de Toilette. Meron siyang Eau de Parfum na version. Yung solid na white yung lalagyan. Hindi ko yun masyadong nagustuhan. Mas nagustuhan ko to. Mas parang, I don't know, parang feeling ko mas bagay siya sa weather natin dito sa Philippines. And dito nagsimula yung pagkabaliw ko sa Tom Ford na perfumes. I think this is the first Tom Ford na scent, na perfume na nabili ko. Ito yung unang-una kong nabili. So, punta muna tayo guys sa may description niya sa Fragrantica. Top notes. Una nating maaamoy. Bitter orange peel, vert de bergamot, petit grain, bigarate, caraway seed, pink peppercorn, cardamom, neroli, cedra, pistachio. Heart, morning, peak buds of Moroccan orange blossom, jasmine nectar, galbanum, tuberose, dilang-ilang from the Comores Islands. So floral yung heart niya. Base notes, coco de miracord. Ito yung sinasabi nilang naaamoy nila na may pagkaamoy coconutty scent. Amber, vanilla, tonka, and benzoin. Pakita ko muna sa inyo, no? Ganyan siya. Ang ganda ng kulay niya. Kanina ko pa siyang naaamoy sa sarili ko, no? So, dito muna tayo sa initial na spray. Palaging saliwa pagka ako yung nag-i-spray. Excuse me. Yung initial na spray, may maamoy ka alcohol. So, huwag kayo matuturn off dyan. Mawawala naman yun after parang few seconds, few minutes. Floral. And citrus. Oo nga, no? Maamoy mo nga siya. And yung, I think that's the bergamot. Bergamot kasi is yung citrus family na medyo sharp. So, initial na spray, floral na citrusy, na may sumisipa yung creaminess pero nasa ilalim. Hindi mo pa siya masyadong mapapansin. Eto, naka 30 minutes na dito. So, tignan nyo guys yung oil niya. I hope nakikita ninyo yung oil concentration niya. Para na siyang crisp, malinis, bagong plansya na white na linen. Na damit. Ganun na yung dating niya. Tama-tama, naka-white din ako, di ba? Meron siyang depth na parang borderline, iisipin mo para siyang amoy gamot. Pero actually, amoy suntan lotion. Meron siyang beachy na vibe. And ayun na siguro yung sinasabing creaminess, yung may pagka parang amoy coconut, parang ganon. Yung vanilla. Ayan, ayun na naman yung pagpasensyahan nyo na yung pusa. May pusa sa labas, nililigawan yung pusa ko. Going back, itong naka 30 minutes, kung isa-summarize mo siya, creamy na floral. Hindi mo na masyadong mahahanap yung citrusy na notes niya. So, dito sa katawan ko, nakaka 4 hours na siya. Dito sa katawan ko, skin scent na siya. By the 4th hour, skin scent na siya. Pero pag gumagalaw ako, naaamoy ko siya kasi medyo ikinalat ko siya sa katawan ko because I know very light yung scent niya. Clean, crisp. Andun pa rin yung pagka-suntan lotion, andun pa rin yung parang creaminess niya na may pagka-floral. Lamang yung parang floral, and then the rest, ang ganda ng pagkaka-blend na para na siyang suntan lotion na creamy, na beachy, very classy, very hindi masangsang, and for some reason, gusto ko siyang ginagamit pagka nakaputi ako. Kasi parang ang linis niya, ang crisp, ang sophisticated ng scent niya without yung parang masakit sa ilong. May pagka suntan lotion, may pagka beachy vibe, pero hindi siya yung parang common na cheap yung amoy. So, sinong pwedeng gumamit nito? Nakalagay kanina sa description, for men and women . So, unisex siya. Let me double check. Hindi ko na mahanap. Labo na mata ko. Pero I think for unisex siya, no? So, age muna. 20s pataas. Male, 20s pataas. Female, same thing. 20s pataas. Occasions, ang social mo kung pang-everyday mo siya, ha?
Pero hindi naman siya sobrang mahal. Parang 6,700 something pesos siya. Pero, well, kung gusto mo siyang signature na scent mo, go. Pero, I would probably wear this sa mga medyo, sabihin na nating special-ish na occasion. Like, for example, lunch with friends. Mas gusto ko siya ng daytime. Di, ganun siyang dating sa akin. Pero nasa sa inyo guys, baka kasi iba yung naaamoy ninyo pagka meron kayo nito. Unlike me kasi, mas gusto ko siya ng may araw pa, may liwanag pa. Pero sexy siya. Pwede mo siyang gamitin rin naman sa gabi. Sa akin lang, mas na-imagine ko siya ng going out with friends, lunch with friends, yung mga ganong klase or bakasyon, nasa beach. May bakasyon siya, meron siyang relaxing na dating. Ganon siya. Pero pwede siya gamitin anytime kung gusto ninyo. So, amuyin niyo siya guys sa store. Mabango siya. Sobrang, I wouldn't say simple, pero simple na kakaiba. All year round pwede siya. Philippine weather. Pero, kung yung magko-commute ka lang, mga ganon, I wouldn't recommend. Mas maganda siya pagka nasa aircon ka. Pero kung nasa beach ka, kahit na nainitan ka, parang, yung dating kasi ng scent niya, katanggap-tanggap siya sa ganong scenario. Na gets niyo ba guys yung ibig ko sabihin? Pero all year round pwede siya. Ako lang personally, hindi ko siya gagamitin ng yung nakabilad ako sa araw and then maiinitan ako na nagko-commute lang or mag-office ganun. Parang I think yung vanilla magiging too much unless nga na nasa beach ka kasi may pagka-sunscreen, suntan, lotion yung dating niya. Okay siya number season. Tag-ulan, pwede rin naman siya. Kaya nga sabi ko, all year round, guys. Eh. So, ayun guys, amuyin niyo siya sa store. Siya yung una-una kong na-purchase na Tom Ford. Kasi, to me, parang ang linis, ang daling parisan, ang daling isuot. Very sophisticated na hindi shouting na classy ako or super heavy na parang yung mga iba kasing sophisticated na pabango, sobrang tapang. Sobrang parang mas maganda na siya for mga late night na events, parang ganon. Ito, okay siya kahit daytime. So, ayun guys, that's it. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching.